Tanga ka kasi hindi mo kayang sagutin po, sir, yung napaka-simple question. And for me, that's a big, big lie. And nobody will believe you. Kahit siguro yung kindergarten, hindi maniniwala sa'yo. Suntukin ko na kaya to. Ito ang tanong ni Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Senado sa di umano'y pagkasangkot ng pulis sa ilegal na droga at sa pagtangka nilang pagtakpan ang kanilang gawain. Bagamat ang mga karapatan sa konstitusyon kasama ang karapatang manahimik ay naglalayong protektahan ang karapatan ng mamamayan, naniniwala ang senador na maaring inaabuso na ito para tiyaking hindi lumabas ang katotohanan. Samantala, irerekomenda ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagsusog sa Republic Act 6975 na siyang lumikha sa Philippine National Police, PNP, upang sa gayon ay mabartuli na agad ang mga pulis na sangkot sa ilegal na droga at iba pang maling gawain. Sa kasalukuyang sistema raw kasi, kahit inireklamo na sa krimen ng isang pulis, hindi siya makukulong kung hindi makakasuhan at iisyuhan ng arrest warrant. Nais ni Senador Ronald Bato de la Rosa, chairman ng komite, na itulad sa mga sundalo at mga Coast Guard ang sistema kung saan pinapadlak agad ang mga nagkakasala. Colonel Ibanez, huwag natin maglukuhan dito. Itong bata mo na isang sarhento, mababa ang rango kung tutuusin. Wala siyang kakayahan on his own to possess that huge amount of shabu on his own. Meron at meron siyang kasabwat. At yung kasabwat niya, hindi pwedeng katulad niyang dilis. Ang mga kasabwat nito, mga lapu-lapu, pating at balyena. Do you follow? Nakuha mo yung logic? Yes, Your Honor. So, sino po yung mga tinatawag kong pating at balyena? Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Sa palagay mo, sir? Wala po akong alam, Your Honor. Oh, paano walang alam? Bata mo ito, di ba? Kayo sa tinatawag na offline ninja. Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Wala kang personal knowledge? Wala po. So, Your Honor, if I may, i-rephrase natin yung question mo. Sige po. Ibanez. Yes, Your Honor. Kernel ka na, ha? Yes, Your Honor. Maniniwala ka ba na itong sarhinto lamang ay kayang mag-accumulate ng isang tuniladang shabu? Huwag mo kulukuhin na maniwala ka. Sarhinto lang, kaya niya yan. Wala po akong idea, Your Honor. Pero tinatanong kita kung yes, kaya, naniwala ka ba, yes or no? Perhaps, Your Honor. Perhaps, what? Kaya niya, Your Honor. Di ko kasi alam, Your Honor. Di ako makapagbigay ng exact... Tinatanong kita. Yes, Your Honor. Kaya ba niya na isang sarinto na mag-accumulate isang tuniladang shabu na siya lang, mag-isa? Anong sanong mo? Sagot mo, yes or no? No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. No. So, naniniwala ka na mayroong tao sa likuran nito? Kasama ni Mayo? Maybe, Your Honor. O maybe? Yes. Why maybe? Kasi po, Your Honor, wala po talaga akong personal knowledge dun sa... Maybe po. Wala ka. Sige, wait, Senator Tulfo. Colonel Ibanez, sir. Kayo po ay full-fledged colonel. Lieutenant Colonel. Lieutenant Light Colonel. Okay. Colonel, bata mo si Mayo, right? He reports directly to you. Ikaw yung superior niya. Isa siya sa mga tao ko, Your Honor, sa... Yeah, pero tao mo siya. Yes, Your Honor. Ikaw nagdala sa kanya sa pide. Ako po nag-request, Your Honor. Exactly, nag-request ka. Now, dalawa lang, mamili ka. Ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali? Bobo dahil minimum bobo ka at hindi ka karapat-dapat sa PNP, dapat masiba ka na sapagkat, at makulong pa sapagkat, hindi mo alam ang pinanggagawa ng bata mo na inirekomenda mo sa PDEG, bobo. Or tiwali, alam mo na itong bata mo ay gumago ng kalokohan at kinukonsinti mo. Mamili ka lang, dalawa lang. Bobo o tiwali ka? Wala akong mapili, Your Honor, kundi bobo na lang. So kung wala akong mapili, tanga. Hindi nga, sir. Honestly, I'm serious. This is no longer a joke. Because kung kayo po, kasi hindi ka abot sa colonel, my father was a colonel. And I admit, matalinong tatay ko. At lahat ng colonel para sa akin matatalino. Hindi nyo maabot yung ganung rango, colonel, kung kayo ay bobo.
So, this time, baka nagbubuhuan lang kayo para makalusot kayo sa pagiging tiwali. So sabi mo, hindi ka bobo, hindi ka tiwali. Tanga ka kasi hindi mo kayang sagutin po, sir, yung napaka-simple question. I think, Your Honor, wala tayong mapipiga na rito. Your Honor, alam mo, ilang hearings na tayo, itong si Mayo is very uncooperative. Refuse to cooperate with this committee at ayaw magsabi ng totoo. I think it is better if somebody would cite him, would move for the citing in contempt of this Sergeant Mayo. Pero nakakulong na siya, you know. Ganito nga, nakakulong siya ngayon, di ba? Oh. I-cite natin siya in contempt before this committee, then huwag na tayo makipag-agawan ng physical custody sa kanya doon sa, kasi may kaso na yan siya, hawak na siya ng BGMP. So ngayon, kung meron tayong contempt order laban sa kanya, sigurado ako, magagaling yung mga abogado nito. Gagamitin yung mga lapses na nangyayari sa operasyon na ito, makakalabas rin yan. Ang daming pera niyan eh. Ang daming pera niyan. Makakalabas yan. So paglabas niyan, imumonitor ng Sergeant at Arms natin. Paglabas niya, arestuhin kagad ng Sergeant at Arms at ikulong dito sa Senado dahil existing pa yung kanyang contempt order. So I think that's the best way to do this. Okay, Your Honor. Makakalabas na yan. Pwede ba akong mag-suggest? Yes, go ahead. Ah. You make the decision. How about i-cite natin in contempt si Colonel Ibanez? Yeah, you can do it. We can do it. Kasi, plain and simple, Your Honor, siya mismo nagsabi from his own mouth na siya yung nag-refer kay Ibanez sa PDEG. So, therefore, lahat ng galaw ng bata niya, alam niya. And he must, and he should. No. Alam niya. At yet, nagmamaang-maangan po siya dito sa ating ngayon. Niluloko niya po itong committee na ito. Ginagawa niya pong bobo ang committee na ito by saying na hindi niya alam ang galaw ng mga bata niya. Of course, this Sergeant Mayo will not do anything na hindi alam ng boss niya. And also, yung ganong kalaking kadami ng shabu na 990 kilos, hindi niya makakamkam yan, mabubuo on his own kung walang basbas ng nakakataas sa kanya. At sino po yung nakakataas sa kanya? Colonel Ibanez. And this gentleman now is lying through his teeth. And he's making a fool out of us. So therefore, may I suggest, cite in contempt, Colonel Ibanez. Exactly. Para madala. Kasi, exactly. Alam mo, Colonel Ibanez, at lahat kayong mga pulis na tiwali, I'll give you the dose of your own medicine. Pag yung mga pobreng kababayan natin, mahirap ng kababayan, konting, sa tingin nyo, konting salita na nagsisinungaling, kinukulong nyo na agad. Totoo yan, Mr. Chair. Sa experience ko, I agree. Pag meron silang ini-interrogate na sa palagay nila ay involved sa crime na binibintang nila, kahit wala pang ebidensya, agad-agad kinukulong. Sabihin, sinungaling ka, kulong ka, may kasamang batok. Now, how about kung ipakita natin sa maliliit nating kababayan na patas tayo dito sa Senado, kung kaya nila magpakulong ng pinaghinalaan ng suspect na nagsisinungaling, kaya din gawin natin yan sa kanila. Yes, but before, Your Honor, before you make the necessary motion, I would like to acknowledge the presence of Senator Jingoy Estrada. Go ahead, you can make the necessary motion. And Colonel? Yes. Like I said, mataas po ang respeto ko sa mga Colonel because my father was a Colonel. And I know na hindi pwedeng hindi mo alam yung galawan ng mga bata mo. Kaya mo siya dinala sa PDEG because he's good. Tama? But you're better. He's good, you're better. Kasi Colonel ka, siya ay sarhento. Kasi kung mas magaling siya sa'yo, siya dapat ang Colonel, ikaw dapat ang sarhento. Kaya ka naging Colonel because you're better than him. So therefore, if you're better than this guy, hindi siya makalusot sa'yo sa lahat ng ginagawa niya. Monitored mo siya. Nasa microscope siya mo. And now you're telling us you don't know. You don't know anything about his activities. And for me, that's a big, big lie. And nobody will believe you. Kahit siguro yung kindergarten, hindi maniniwala sa'yo. Totoo po yan. Sino maniniwala sa'yo na bata mo na nirekomenda mo makabuo ng 990 kilos on his own?
Pero kanina, sinabi mo, pwede, possible na may kasama. Sabi mo, pating balyena. Tinanong ko kung sino yung pating balyena, ayaw mong sabihin. Hindi mo alam. Diba? Pero alam mo kung sino yung pating at balyena na nasa likod niya. Kaya lang, hindi mo lang aminin. So therefore, Colonel, Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez, sir, you are lying and it hurts us dito sa committee na ito na magsisinungaling ka sa amin. Ayoko naman na lahat ng papatawag namin dito, gagaya sa iyo, puro sinungaling na lang. And that's the reason why I suggest to this committee, to our Honorable Chair, former Chief PNP, Senator Bato de la Rosa, now a senator, is to cite you in contempt. Para ipakita sa taong bayan na hindi lang maliliit na mga Pilipino ang pwedeng ipakulong. Dapat makatikim din makulong yung mga taong nagpapakulong sa mga inosente natin mga kababayan. Ilan na pong napakulong nyo, Colonel? Matanong ko. Ilan na po yung nahuli nyo sa mga buy-bus operation? Marami po, Your Honor. Marami. Ilan po doon na naplantahan? Hindi po ako nagpaplanta, Your Honor. Kasi nga po, kaya nga sobrang dami, Mr. Chair, ng Shabu, pwedeng ginagamit yung pamplanta. Saan sila kukuha ng pamplanta, Mr. Chair? Doon. So yung sa savings na yon. Planting of evidence. Meron silang gustong ipitin, gusto nilang makulong, ipipitas lang doon sa 90, kukuha lang silang isang kilo doon, o paplanta doon, planta dito, planta doon. Kaya ako'y naniniwala, Mr. Chair, marami mga nakakulong ngayon sa iba't ibang kulungan natin sa Pilipinas, mga inosente at biktima ng paplanta. And ito ng ebidensya. Ito ng ebidensya. Nakaipon sila na pagkarami-raming shabu, ginagamit yung pamplanta recycling. Colonel, isang tanong na lamang po. Ilang taon na po kayo sa serbisyo? 25 years, Your Honor. 25 years. Mahaba, mahabang panahon na ho kayo sa serbisyo, di ho ba? Yes, Your Honor. So, in that 25 years sa service, don't tell me hindi mo monitored yung gawain ng mga bata mo. Di ba SOP yan? Na dapat monitor nyo yung galaw ng mga bata ninyo?